Dili-dili na ako gusto nga trabaho. Tungod kay ganang diri ko na abot manang gidawat na lang dili na ako nga trabaho nga pagluto. Tungod sa kadaghan sa customer nga order mo na ako dito sa paspasan kay labi na og daghan na dito tayo ang order. Paano magpaspas dito? Mahilig ka ba sa mga instant pagkain at mga mabilisang lutuin? Sugurin natin ang binansagang fastest street chef ng Pilipinas na matatagpuan dito sa tinaguriang Queen City of the South, Cebu City. Ako po si Real Keano. Ako edad is 43 years old, karon March. Ang trabaho ko po dito sa kusina ni Oste, ako po ang tagaluto nila. Ako po ang tinatawag nila dito na pastry chef kunuhay ng Cebu. Pero di yun, gawa-gawa lang yun na istorya ng mga customer. Nag-start ako dito ng pagluluto sa kusina ni Oste year 2011 hanggang ngayon 2023. Kuya Real o mas kilala bilang ninja na nagluluto ng mabilisan at trending ngayon sa social media. Gabi-gabi siyang nakikita dito sa isang eskinita na nagluluto ng mga instant noodles at dilata. Gaano nga ba karami ang kayang lutuin at tubusin magkamag itong ating bida? Simple lang aming mga paninda. Yun ang niluluto namin, carne norte, beef loaf, sardines, century tuna, San Marino. May mga noodles, itlog, pancit canton. Yung mga naubos namin na dilata gabi-gabi, mga 4 boxes, 200 na noodles at 200 na pancit canton. Ganun pala karami ang kaya niyang lutuin mag-isa araw-araw. Nakakabilib lang dahil parang walang kapaguran at ang liksi lagi ng kanyang mga galawan. Pero curious din naman kami malaman lahat ng bagay may pinagmulan. Paano nga ba nagsimula ang pagiging ninja mo sa lutuan? Diligently na ako gusto ng trabaho. Tungod kay kanang diri ko na abot manang gidawat na lang dyan din ako ng trabaho ng pagluto. Gibuhat lang dyan din ako ng trabaho. Bisag dili na ako gusto. Tungod kay naamo ko'y pamilya na ako'y mga bata nga gisuportaran. Nindot dyan kayo nga malipay ta nga nindot dyan kayo gitawag ta sa mga customer ng master chef. Bisag dili ko chef yun nga pinood. Experience na dyan ako sa pagsiging luto kada gabi. Pero nalipay dyan ko, nagitawag sad ko sa mga customer nga master chef. Pero dili dyan ko chef yun. Dili na dyan ko na ka-experience yung luto-luto sa kusina ni Usting. Sa tinood dyan diri sa kusina ni Usting, dili dyan ko ingon nga kanang paspas mo luto. Pero tungod sa kadaghan sa customer nga order mo na ako dyan siyang paspasan kay kung maginahinay ko madugay ang customer, dugay man may makaserve sa ila, labi na og daghan na dyan kayo ang order para magpaspas dito. Sobrang nakaka-inspire para sa isang tatay na naghahanap buhay. Pero disclaimer lang mga kabs, si Kuya Rila hindi naman tunay na chef at dito lang din sa kusina ni Usting natutong magluto. Pero binansagan kasi siyang fastest chef ng kanyang mga suki at parokyano dahil ito sa bilis at maliksi nitong galawan sa pagluluto. Ito ay tanging bansag lamang na ina-appreciate lang din ng mga tao at ni Kuya. At isa pang rason kung bakit malaninja ang kanyang bilis at galawan, ito'y dahil takot daw siyang mapilahan ng order at matambakan. Kaya saludo sa iyo, Chef Rin. Sana ay marami pang ma-inspire sa kasipagan at kabaitan mo. Payo ko lang sa mga katulad ko na naghanap buhay o nangitag trabaho nga magbinuotan lang dyan ta sa atong trabaho kay para mas daghan pa ang customer mo salig na sa katong mga wala pa naka-try o testing diri sa kusina ni Usting. Pwede mo katong mga turista nga wala pa naka-ani, pwede mo mo bisita diri sa among lugar sa kusina ni Usting sa Eframo Street, Santa Cruz, Cebu City. Ang among open 6 PM until 4 AM. Talaga namang man-yaman kami. Na mga kabs! Kain na mga kabs! Kaunta mga kabs! Andito tayong muli sa Cebu City. Particular ay si Ben na ang magsasabi ko saan dahil dayo lang kami dito. Si Ben nga pala ng Ben and Yuri. Nasaan ba tayo ngayon? First of all, we would like to thank Team Canlas na nagpunta dito sa Cebu sa kusina ni Usting, F. Ramos Street, Cebu City. Malapit lang sa Belles na Skwilahan. Dinala tayo ni Ben dito dahil parang matunog na matunog tong fastest street chef daw eh. Street food chef. Itong mga luto niya, common ba to dito na mga noodles, mga inkan, na pagkain? Very common yan dito sa Cebu, mga ganitong pagkain. Pero dito mismo sa kusina ni Usting, yung dinadayo talaga. Galing, no? Oh. Napanood ko to eh. Laging viral. Kalat siya sa internet ngayon, sa social media. Nakakatuwa kasi sobrang bilis niya talaga magkikilos doon. Kasi nga daw, ang daming kailangan i-cater. Oh, tsaka nakita naman natin, kakapwesto niya pa lang, ang haba na nung nakahilerang dapat lutuin to. At ito yung isa sa mga niluto niya, mga kabs,
no? Meron tayong beef loaf dito. Kain muna tayo. Ultimate almusal din to. Sa gabi, nain ko dito sa beef loaf. Cheers, mga kab! Cheers! Hindi ko naman masyadong ma-explain to, no? Kasi common naman sa bahay. Meron kayo sa bahay nito. Basta ang meatloaf, pepe, isa sa mga paborito ko niyan sa almusal. So, layuan ko lang ng, ano ha, ng noodles. Ay, maganda yung naisip mo. Sarap, tol. Ito pa, pansin ka, tol. Mabilis lang lutuin. Tamang-tamang pang almusal. Ang sarap pang kainin. Mga ganitong kainan, may rest talaga. Meron pa tayong corn tuna dyan. Tignan din natin yung corn tuna natin. Pagkain natin sa kanin, tapos hahaluan ko na rin ng pansit. Bakab, sir. Lutahan ko na ito. Kasi mo, nalaglag na siya. May darating. Di ba ibig sabihin nun, may bisita? Ano ba nalaglag? Di ba ibig sabihin nun, clumsy ako? Sa amin, nung bata ako, paniniwala nga yung pag may nahulog na kutsara, babae daw darating na bisita. Pag tinidor naman, lalaki. Babae, babae yung darating pala. Oo. Wala bang susunod na babae? Parang naiwan dun sa Pampanga. Ah, naiwan ba? Parang naiwan ata dun eh. Ano ba nakahulog? Ako. Wala akong comment. Dan. Bahala ka dyan. Makasuhan ako ah. Mainit-init pa. Saw-saw natin ulit. Hindi na namin na-explain ito, no? Katulad niya sinabi ko kanina. Alam niyo naman lahat ng ginis ng sardina, ginis ng tuna. Basically, ito yung mga yun eh. Meatloaf na may itlog, noodles na may itlog, ang flavor ng noodles, beef. Yun, alam niyo yun, sigurado. Baka kung estudyante kayo, binabaon niyo rin yun. Oh. Pero tol, para sa akin, merong magic yung ganitong pagkain. Parang ibinabalikan niya sa isang portion ng buhay mo sa nakaraan. Parang ibabalikan niya sa tahanan mo. Kasi ito yung palagi mo kinakain sa bahay. So parang at home yung pakiramdam kagad. Kahit ako, kahit nung tumanda na ako, mas parang palagi pa rin akong nanonoodles. Tayo ba? Pagka nagising sa umaga, di ba, ang sarap ng pansit, ang sarap ng beef noodle. Pagka yung beef noodle, umaga talaga. Walang certain age na matatapos ang ganong hiling mo. Basta nandito ka sa Pilipinas, ano yung kinakain mo yan. Tsaka parang sa Pilipinas lang uso tol yung inuulam yung noodles, no? Oo nga, no? Di ba? Parang sa ibang bansa yata yung nagagawa. Eh. Para akong napaisip nga doon, no? Yung pansit na ulam sa noodles. Kaya siguro meron kinatawag na pansit ulam, mga ganyan. At saka, isa lang kasi sa pinaka-special talaga dito, yung experience na makita, si Chef, talagang ang bilis mo, bilis, no? Buti din nalang tayo na-blend dito, nakita natin ang personal yun. Oo nga. Nakakatuwa din tingnan. Nakaka-inspire din naman kasi talaga si Kuya. Yung storya niya, na-interview natin kanina, talagang hardworking. Tsaka ano, tol, napansin ko kasi pinapanood natin siya kanina eh. Hindi lang siya basta mabilis. Systematic yung totoo. Ginagawa niya. Hindi basta minamadali niya lang lahat, di ba? Nakahilera yung mga order, dampot-dampot lang. Tapos pag naluto na, ipapasa niya. Parang may ganun. Organized yung ano niya talaga. May sistema. Pero hindi biro yun, ha? Alam mo, madali lang magluto niyan. Madali magluto ng mga noodles, mga sardinas. Magiging mahirap lang siya kapag overnight mo siyang ginagawa. Madaling araw, di ba? Walang tigil mo siyang ginagawa. Tapos ang bilis-bilis pa. Tapos kasama doon yung taranta na kasi ang haba ng pila. Ang dami tao. Kaya tinatawag na fastest chef. Kasi yung ano niya is madaliin niya para makita niya yung iba. Diba? Kumaga yung fastest chef, mga kapsa, disclaimer lang ha. Pinansad yun sa kanya. Hindi naman niya sinabing fastest chef siya or literal na siya yung pinakamabilis sa Pilipinas. Ang cool lang kasing tingnan na ang bilis niya magluto ng street food chef. Nabanggit mo na rin lang yung fastest chef. Alam mo naman ako, pass eater ako eh. Paki-pass mo nga. Ito. Sanay na ako sa'yo. Susunobra ako talaga. Ito la. Dependin pala. Yan. Ako pang isahan lang kaya ko ngayon. Kasi nakakalula na yung pansit talaga. Para ka na rin nagkanin. Carbs overload. Yeah. At ito nga pala, no? Bago ko makalimutan to. Announce ko na rin sa Cab Nation. Ano yan? Malapit na po ang birthday. Uy! Or baka pag in-upload namin to, baka birthday na ni Mel. So happy birthday. Maligay pa. Happy birthday. Sabihin mo naman. 40.
25 lang ako. Wow! Hindi, sabi niya na 40-something. May surprise ba kayo sa akin? Yun. Bakit yung inanas? May pa-cake ba? Ano bonus clip? Ay, oo. Yan, alam mo may surprise. Oh. Surprise ng 40. Oh, ha? Anong 40? Yung hindi. 40, sinabi niya. Ano? Wala yan. Linira lang yan. Basher yan. Boom! Ayun o. Happy birthday, Mayor TV! Welcome dyan sa Team Canlas TV. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Salud! Mga Cubs, no, siguro napansin nyo sa mga nakaraang videos natin, palagi na natin kasama si Mayor TV. Si tatay nasa Amerika na ngayon. Ano yun eh, parang dun na kasi siya mapupunta si tata talaga sa California, San Diego, California, USA. From time to time, pagkaya is nagpapadala naman siya ng videos para pagsaluhan natin. So siguro one of these videos na darating sa mga susunod pa nating vlog, meron ulit siyang segment dun. Wow. Eto, gukunin ko na rin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa inyo. Mm. Bago nga magpasalamat, it's official. Welcome, Mayor TV. Grabe naman. Thank you so much magpasalamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na makasama no sa mga pagkain, sa mga biyahe. Kumbaga, ano, i-bonus na lang na nakakain tayo masarap. Importante 'yung magkakasama tayo. Kasi ginagawa rin naman natin 'to off cam eh. Oo, totoo. Ta-travel, kakain. So, at saka hindi ka pa sumasali sa vlog, eh, talaga pag nagta-travel kami noon eh, nakikita niyo naman kasama namin sa Mayor TV sa likod ng camera. Oo, kasi wala akong makain eh. Kamusta na ba 'to? Sa premium? Actually, ikaw ba? Ano masasabi mo sa performance ni Mayor? Ngayon, out of 10? Ngayon, first natin dito sa Cebu kumain. Parang ano talaga, pro. Oh! Diba? Pakita pa kung ano spotlight dito. Bro tagyawat, bro tagyawat. Bakit mo? Thank you, Team Canlas TV. Yun. I'll give it a round of applause para kay Mayor. Pero ito, itong subo na ito ay para naman kay tata ito. Mm. Ta, para sa ito, ta. Bigyan mo muna yung trademark niya. Mike yung may niya. Sound. Ha? Puhang kuhay. So nga pala, Ben. Ano ba yung mga malapit na lugar dito? Yung mga dumadayo dito kay... ano? Jeff Reel. Oh. Daming kabataan yung nagpupunta dito. Tapos yung nag-viral lagi yung video niya, halos lahat ng mga drivers, mga motorbike, at saka mga driver ng taxi. Mm-hmm. Mga estudyante yata, no? Nang itaw kanina. Oo. Oh. Tapos yung mga hangover, mga nagiinuman, dito pupunta. Oo, talaga? Oo, dahil nga hanggang magdama, hanggang umaga. 4 a.m. Marami pa ng parokyano talaga. Siyempre, mura lang naman. Mura lang, ito, madali pang masa lang. Talaga yung price. Saka mabilisan, mabilis ang kain, hindi ka na maghihintay na matagal. Kasi nga, ang bilis niya, pasta chef nga siya. Sipag talaga ni Kuya Reel, ni Chef Reel. Saludo kami kay ano, saludo Chef Reel. Saludo po sa inyo, Chef Reel. Chef Reel is real. Very, very inspiring talaga ang mga point niya. Kailangan daw, love mo yung ginagawa, honest ka din sa ginagawa mo. Para successful. Okay, may isang kwento siya na, no? Nung hindi pa siya na pinaglutuan yung family niya. Dito pa mismo, nagluto siya. Ano naman yung nakaka-touch, no? Kasi kung isipin mo, ginagawa niya rin naman niya para sa pamilya niya. Yun yung isa sa mga sakripisyo, no? Alam mo yung ano, yung ba, mga OFW na mag-aalaga ka ng bata, pero in Philippines, hindi mo man lang maalagaan ka. Yung anak mo kasi naiwan mo siya. Ganun, parang ganun din yun. Napipilip ko yun kasi OFW ako for 10 years. Yung. Yung family mo nandito, tapos ikaw ano dun sa sakripisyo para sa kanila. Very touching, no? OFW. Anong naalala mo ngayon na gusto mong ikwento tungkol dun sa pagkatrabaho mo sa ibang bansa? Grabe yung naranas sa namin doon kasi work na talaga doon sa ano sa Singapore kasi dati Singapore ako nag-work. Tapos yung family ko nandito, so every time na may mga events hindi ko mapupuntahan talaga kasi immediate, di ba, bawal. Yun yung nami-miss ko sa ano sa OFW. Bakit parang naiiyak ka? Parang baka ganun yung mga tanungan mo. Hindi, baka mainit lang yung noodles. mainit lang. Ayun, dahil sa kwento na yun, realize na rin na talaga naman ang laki ng sakripisyo. So, saludo sa mga lumalaban sa buhay at sa mga OFW din na kaminsan-minsan lang din nakakawin. Siguro na homesick kaminsan din. Kaya niya yan, magkakaroon din ng time na sama-sama ang lahat. So, kaya para sa mga Cubs na nanonood, na lalo yung mga OFW na Cubs, hayaan niyo pong maging instrumento kami para mapasyal kayo, makita niyo yung mga ibang kainan dito sa Pilipinas, di ba? Huwag po kayong mag-alala, di natin pababayaan ang mga episodes natin at gagawin natin ang pinaka-the best natin na feeling natin na quality para sa inyo. Natutuwa po kami sa mga comment ninyo. Minsan may mga comment na ang ganda ng mga uploads nyo, pinag-iisipan. Natutuwa po kami pag nababasa namin yun kasi nare-realize namin na oo nga pala, talagang binubuhusan ng effort. Hindi natin pinag-sinusunod-sunod parang So na-appreciate namin yung mga comment nyo yung nakakatanggal po ng bago. May purpose talaga. Mm-hmm. Ay, baka malagyan ko kasi ng drama music.
So, dahil masarap to, nabusog na ako. Mag-iwan tayo ng sticker dito kay Chef Neil, dito sa Kustina ni Osting, dito sa Cebu City. Lagay din natin ang information niya sa description box kung gusto nyo subukan. Oo. Siyempre, pasalamatan natin si Ben and si Yuri, no? Yeah, si Yuri. Yeah, no? Ang bilis nag-ayos ng buhok. Darating yung camera. Ben and Yuri, merong Yummy Yuri Facebook page. Asan yan? Kukunin natin. O, kunin mo. Andiyan yata sa ilalim. Yes. Yeah. Yami Yuri at saka Ben and Yuri sa YouTube naman. So, supportahan lang din po natin mga foodbloggers. Ayun pala, Mag-bounce. Alam natin, baka maloba na daw yung, maloba na daw yung camera. Muli po, kami ang Team Galas TV 2023. Kasama natin si Ben and Yuri na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Rule number two. Yeah. Ang tingin muna tayo at cheers natin daw sa conversation. Para na rin sa mga tao na sumusuporta dito sa kusina ni Osti. Ay! Sarap ng ano, Mountain Dew. Manyaman! Kenny! Lami! Diri! Yuhos! Bye! Peace out! Peace out! Uy! Good, excited na ako sa mga kusunod pa natin yung puntahan dito sa Cebu, ah. Kunwari ka lang tumigil, pero kakain pa tayo. Eh, siyempre naman! Kakain pa ba tayo? Bukas meron pa tayong ano? Oo! Excited na ako kung saan tayo dadalhin nila Ben and Yuri. Kapit na mga kags, pasan yung sundan sa susunod to. May mga pupunta pa tayo sa Cebu at saka meron pang bonus clip dyan. Hindi ko alam sino magtatakip niyan. Oh, yun! Nagsamay si, kami. Si Ben yata magtatakip. Si Mayor daw, kasi birthday mo. Ay, naman totoo malalo. Dito na lang, dito na lang. Oh, ikaw na Ben, takpa mo na. Yan, ito na. Uy! Nice meeting you, Ben and Yuri from Cebu. Mga kang, sila na nagtutuloy sa atin. Bonus clip na kasi ito eh. So kung ano na panon nyo, sila nag-tutuloy. Hello mga Cubs! Hello! Tawid-tawid din tayo, Ben and Yuri. Yes. Yung channel, di ba? Sa Facebook and YouTube. Yes. Ay, sasakay tayo dun sa van kasama natin. Stop na natin yan. Kaya pala favorite sa mga orange. Kamusta yung orange mo dun? Ayos, tol! Pongan na pongan. Oo, tol. Happy birthday, Mayor TV! Ay, tol, thank you, tol. Hindi ko ina-expect to, tol. Oo, nakakamera ka lang, eh. Hindi ko ina-expect to, tol! Sila ka, may iyak yun. Oo nga! Pero kung pangarap ko to, pangarap ko to kahapon pa, eh. Si Celos na si Passion. Ah, bakit? Meron naman siyang Jordan. May Jordan niya, sunod-sunod niya, eh. Tol, thank you, tol, ha. Anong tawag dito, tol? Orange. Orange. Nike Orange. Nike Orange. Nahirapan pa kami dun sa box niya, kaya pinagtutupi-tupi lang namin yan. Hindi kasi sa bag, kaya nagganda lukot-lukot. Yeah. Ayos, tol. Pero orig yan. Mga naman suotin mo na yan sa content na pinapanood nila ngayon na bonus clip. Uy! Napanood niyo ba? Suot ko to? Oo. Oh, nangyari na. Hirap naman nun. Nangyari pa lang eh. Paano kayo tatakbo ngayon to? Di ba yung ngayon yung lakas varsity? Tol, baka hindi ka makatulog ha. Maaga tayo bukas. Baka hindi nga makatulog ito. Bila mo lang ano, yung para hindi malungot dito, yung katulog kay Chase. Mukhang pinangungunahan pa siya, sapatos ko to. My shoes, my rules. Prime yun. Ano? O sige na, 1.5 minutes naman na yun eh. O, mahaba na yung video ah. O, mahaba na. Thank you, tol. Bye-bye. Good morning, Cebu City. Ito yung view natin mga kaps dito sa nakuha natin na pag-i-staycation natin. Good morning Cebu City! Ito yung view natin sa nakuha natin pag-i-stayan. Parang narinig ko rin yun ah. Ha? Nag-echo. Sinabi mo na ba yun? Ito naman po yung breakfast natin. Unang umaga sa Cebu. Pansit. Sitpan tonkan. At syempre, ito naman yung almusal natin ngayong umaga. Sitpan tonkan. Ano yun? Bakit umuulit? Kape tayo mga kap. Ay, hindi pala sa akin to. Oh, wala kang kape, no? Bye-bye. Ay, may kape siya. Wow. Yung mga kaps sa akin, pwede shortcut ng tabako, kaps. Kape tayo mga kapako. Ganda ng view. Sabay mga kaps, pabayaan na namin, panoorin lang natin siya sa channel niya. Inulit mo lang eh.
주게